Magandang gabi Pilipinas, Mike Padua ulit ito at nagbabalik ulit tayo sa ating Tropical Weather Analysis. Ito yung gabi po ng Lunes hanggang Miyerkules po, Hulyo 19 hanggang 21, 2021 at ito po ang ating Tagalog version. Hindi lamang po isang bagyo ang namuo sa nakalipas na weekend, kahapon namuo rin ang isang low pressure area malapit sa Hong Kong, si 99W, isa na po siyang tropical storm at mid-jet system po siya, napakaliit, kaya mabilis yung kanyang development sa nakalipas na 24 oras. At yung bagyong si Fabian na binabantay natin ay napakabagal pa rin ang pagkilos niya patungo sa jet direction na yun ng Northern Taiwan. Yun po ang pagbabago ng mga computer models dahil po lumalakas ang high pressure sa may bandang Japan for the next few days. So ito po yung ating fast animation. At nakikita po natin ngayon na ang bagyong si Infa ay nagsisimula na pong gumalaw pa kanluran sa general direction po ng Northern Taiwan. At dito po ang isa pang bagyo na nag-form malapit na malapit sa coastal areas po ng Western Guangdong, southwest of Hong Kong, at nagbibigay din dyan ng malakas na hangin na may kasamang ulan, at isa na rin po siyang severe tropical storm. So, itong kombinasyon ng dalawang ito ay patuloy pa rin maipupull o i-enhance ang habagat sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo na po sa kanluran bahagi po ng ating bansang Pilipinas. So, may mga inaasahan po mga pabugsubugsong ulan, hangin na hindi lalampas ng 50 kilometers bawat oras, but inaasahan po lalakas pa po ito hanggang 65 km bawat oras ang hangin po nitong bugso ng hangin na dala ng habagat, dahil po lalakas ng lalakas po itong si bagyong si Infa or bagyong Fabian. Ang Infa po ay ito po ang international name na binigay ng Macau. Ibig sabihin po niyan ay fireworks. At ito naman po ang bagyo sa may southwest of Hong Kong, binigyan na rin po ng international name as sempaka. Okay? Ibig sabihin ng sempaka, ito po ay isang Malaysian plant na namumulaklak po ng mabangong bago. Okay? Yung bango na galing po sa mga bulaklak nito. At yan po. Nakikita po natin na patuloy pa rin nagbibigay ng mga ulan sa kanluran bahagi po ng Luzon, kanluran bahagi ng Visayas, Palawan, may Maropa. At paminsan-minsan may mga dumadaan din mga ulan, lalo na po sa gabi at early morning sa Kabikulan. So, dulot na po yan ang habagat. So, medyo presko po ang ating panahon na yun. Subalit po, medyo maulan ang ibang parte po ng ating kapuluan. At ito naman po ang zoom in satellite animation. So, nakikita po natin dito ang napakakapal po ng mga thunderstorms na naka-embed po dito sa habagat. Lalo na po na yung hapon, medyo malakas ang thunderstorm po sa may hilagang Luzon at ibang parte po ng gitnang Luzon. Kanluran bahagi din po ng Mindoro, Palawan, Western Visayas, Western Mindanao, at dito rin po sa ibang parte po ng Kabikulan. So, ito po yung animation for the past 6 hours, simula alas 2 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ito po yung ating graph shot para makita ninyo kung nasaan yung mga weather systems. So, ito po yung dalawang bagyo na yun, si Sempaka at si Infa. At ito po yung monsoon trough sa may southern part ng Taiwan at northern Batanes. At ito naman po yung habagat na hinihila nitong dalawang system. So, ito pong wind system ng habagat ay magpersist po hanggang sa weekend. Okay, so matagal pa po itong mga pabugso-bugsong ulan dahil po napakabagal po ang pagkilos itong bagyong ito. Ito po yung tracking natin kaninang alas 5 mula sa Typhoon 2000, Storm Watch Track number 4. So yan po ang pagbabago ng tracking dahil po sa lumalakas na high pressure dito sa may bahagi po ng Southern Japan for the next few days ay magta-track po siya due west patungo po sa may northern tip ng Taiwan. At inaasahan po ito nasa malapit na malapit lang po sa boundary ng Philippine Area of Responsibility, pero nasa loob siya, kaya hindi pa po ito lalabas ng power. At makikita natin dito na dadaan po siya south of Okinawa sa Miyerkules ng hapon, at magiging typhoon na po siya. At pagdaan niya po dito sa may Yayama at Miyako Islands ng Southern Japan, ay inaasahan po siya magiging
Category 2 typhoon na may winds po ng 165 na may gustiness hanggang 205 km bawat oras sa pagdaan niya po dito. Ito po ay na yung darating na Huwebes. At sa Biyernes, inaasahan pong posibleng mag-landfall sa may northern part ng Taiwan o northern tip of Taiwan at baka dumaan po malapit sa Taipei. Kaya lang ang probability po ng forecast dito ay less than 50% na kasi nasa day 4 at day 5 na po siya. So, makikita ninyo ang cone of uncertainty ay medyo malawak. Okay? Kasi po ang pwede mangyari kapag bumaba pa po siya ay baka maapektuhan po itong bahagi po ng Batanes Group of Islands. So, depende na po kung mag-south po ang kanyang track. But mostly, ang mga computer models ay dito po sa may northern or northern tip of Taiwan. Ang iba naman po sa may dagat lang po sa may north of Taiwan ang daan niya. And definitely, magla-landfall po yan sa southeastern China, sa may Fujian province this weekend. Okay, either Saturday or Sunday. So, yan po ang magiging forecast nitong bagyong si Infa o Fabian habang ito ay tumatawid po dito sa may dulong hilagang bahagi po ng North Philippine Sea. At sa bagal yung paggalaw niya ay sure ball po ay hihikayat niya po ang habagat sa ating bansa. So yung mga nasa low-lying areas ng Metro Manila, ibang bahagi po ng kanluran na Pilipinas, mag-ingat po sa mga flash floods at landslides kapag may mga dumadaan pong monsoon rains na may kasama pong subasko, may malakas na hangin, na hindi lalampas ng 65 kph. Okay? Ito naman po ang lahat ng agencies ng detract ng bagyo. Lahat po sila nag-agree for the next 2 days ay iisa po ang tracking niya. Mag-west po siya. Subalit, pagdating po ng day 4, 5, okay? O day 3, day 4 hanggang day 5, ay maghihiwalay sila ng ibang landas, ang ibang Asian agencies. Ito lang sa may dagat, north of Taiwan, ang iba, magla-landfall po sa Taiwan. Ang ating pag-asa, dito lang po malapit sa costales ng Taiwan. Tayo po sa Typhoon 2000 ay mukhang natama po sa may Taipei. So, magbabago pa po yan. So, gaya ng sinasabi ko, less than 50% ang probability niyan kapag lumampas na po tayo ng second day na forecast. Okay? So, ito pa lang po yung high probability. Ito, medium probability hanggang low probability sa dulo ng forecast hours. Okay? Forecast window. At ito naman po yung tracking ni Sempaka. Pinapakita po dito na magla-landfall po sa may western Guangdong. At pag nalusaw na po siya habang humihina, yung remnants niya dahil sobrang hina na po siya, ay madudlo po sa circulation nitong bagyo pagdaan dito ni bagyong Infa o Fabian dahil medyo malaki siya, yung ibang ulap niya ay pupunta dyan. Pero remnants na lang po. Walang pinapakita na magiging bagyo pa po siya na malakas. So, pag mahina po ang isang system, ipupull po yan o ipupush ng mas malakas na weather system, which is Infa. Okay? Yan po ang concept ng Fujiwara effect. Okay? Ng mga bagyo. So, hindi pa po natin makikita yan. Malalaman natin yan in the next few days kung magpupush to po ang Fujiwara if bagyo pa rin po siya. Pero kung hindi, wala naman basehan na magiging Fujiwara pa po siya. So, malalaman po natin. Okay? Sa labas po ito ng ating bansa, walang local name. So, nandyan lang po siya sa may coastal na area po ng Western Guangdong sa Southern China. Ito po ang rainfall accumulation hanggang Miyerkules. So, kitang-kita po natin ang lakas ng ulan ay nasa kanluran bahagi lang po ng ating bansa from except for Western Mindanao. So, halos yung kanluran bahagi po from Western Visayas, Mimaropa, tanda sa Occidental Mindoro, Metro Manila, Central Luzon, Western sections po ng Ilocos Region, dito rin po ibang portion po ng Cagayan Valley, at Batanes at Babuing Cubab Islands, kitang-kita po natin na medyo malalakas ang ulan. Dulot po yan ng habagat na pinapalakas nitong bagyong si Infa at yung isa pang bagyo na si Sempaka. Ito po yung wind forecast mula sa American model. Medyo similar naman po siya sa European model. So for the next 3 days hanggang Miyerkules, walang pagbabago po ng weather natin sa ating bansa. It will be under the influence po rin ng habagat, lalo na po sa kanluran bahagi. At pagdating ng Miyerkules,
mukhang mayroon pang isa mag-form dito. Okay? Ang European model ay nagsisimula pa lang yung isa pang mag-form. At halos basically same po ang mga forecast ng European at American model for the next 2 to 3 days. But if we move until next weekend, ay makikita po natin dito na patuloy pa rin po ang habagat dahil po sa isa naman bagyo dito sa labas ng ating bansa. At yung remnants ni Fabian o Infa mukhang patuloy pa rin mag-draw ng habagat sa ating bansa. So hanggang katapusan po, meron pa po tayong habagat. So antabayanan na lang po natin na yung Wednesday o na naman pagbabago for the next 3 days. Especially this coming weekend. But again, please take all necessary precautions po sa mga low-lying areas, landslide prone areas ng ating bansa at yung mga coastal areas for possible pagtaas ng alon tulad po ng habagat. Okay? So yan po ang ang latest mula sa Typhoon 2000. Ito si Mike Padua ng papaalam. Babalik ulit tayo na yung darating na Miyerkules. At be hashtag weatherwiser, hashtag typhoonwiser. And maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.